Nasusukat nga ba ang pag-ibig sa estado ng buhay? Maaari nga bang magkagusto ang isang magandang empleyado sa isang tricycle driver? At ito ang Jay's Amazing Stories. Kung bago ka pa lang sa aming channel, maaari ba kaming makahingi ng isang like, subscribe, at i-hit mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa aming videos. Tara, samahan niyo kami hanggang sa dulo ng kwento natin ngayon. Si Lalin ay isang napakagandang dalaga. Maputi, makinis ang balat, at talaga namang napakaganda. Maraming mga lalaki ang napapalingon sa kanyang kagandahan at talaga namang pinanggigigilan ang kanyang malalaking kabundukan ng mga kalalakihan. Si Lalin ay isang manager sa isang grocery store at napapadalas ang mga kalalakihan pumunta roon para lang makasulyap sa kanyang napaka-sexy na katawan at bumili na rin ng mga kailangan nila sa bahay at mag-grocery na rin. Kaka-promote lang niya bilang manager dahil napansin ng kanyang boss na simula nung nagtrabaho siya roon ay mas dumami ang mga taong namimili at mas lumaki ang kita nila. Bukod kasi sa kagandahan, ay magaling rin itong makipag-usap sa mga customers. Kaya naman, mas dumami ang suki ng grocery na kanyang pinagtatrabahuhan. Kahit maraming nagkakandara pa sa kanya, ay wala pa itong sinasagot dahil 4 na buwan na rin nang siya ay iwan ng kanyang dating kasintahan. Pinangakuan siya ng kung ano-ano, pero matapos pagsawaan at malasap ang kanyang katawan, ay iiwan lang din pala siya nito. Kaya pinangako niya sa sarili na magfo-focus na lang muna siya sa kanyang sarili at sa kanyang trabaho. At isasantabi na lang niya muna ang kanyang pag-ibig dahil para sa kanya na maraming mga lalaki ang manloloko at hindi naman talaga siya minamahal ng mga ito kundi gusto lang ang makaisa sa kanya at puro sa kanyang kagandahan lang bumabase. Madalas, kapag uuwi na ito ay sumasakay lang siya ng tricycle. Takot kasi siya mag-drive kaya hindi ito bumili ng sarili niyang sasakyan. Isang araw, ay habang papauwi, ay nakasakay siya sa tricycle ni Joshua, isang matipuno at magalang na binata. Kilala na rin niya si Lalin dahil madalas siyang binabati ng good morning po ma'am kapag nakikita siya nito habang nakapila sa pamamasada. At madalas na rin siyang nakakasakay rito. Kapag nakikita rin siya ni Joshua na may mga buhat-buhat na mabibigat, ay agad siyang sinasalubong at tinutulungan nito. Nung madalas na siyang naisasakay nito, ay doon na nagpakilala ang binata, sabay sabi nito na, "Ako nga po pala si Joshua, at your service, ma'am ganda. Pwede ko po bang malaman ang pangalan niyo?" Lalin nga pala. Naku ma'am, kung gusto niyo ng masasakyan, nandito lang yung tricycle ko. Pwede ring hatid sundo ko na kayo para hindi na kayo mahirapan maghintay pa ng masasakyan. Oo nga no. Sige, basta daanan mo ako dito sa amin palagi ng alas 8 ha. Sige po, ma'am ganda. Salamat at may buena mano na rin ako agad kada umaga. At dagdag kita na rin. Dito na nga nagsimula na mas makilala ni Joshua si Ma'am Lalin. Kada umaga ay sinusundo na nga siya ni Joshua papuntang opisina. Di naman niya maiwasan na humanga sa dalaga. Napakaganda kasi nito at hapit na hapit ang uniform na laging suot kapag pumapasok. Kitang-kita ang kinis ng kanyang mga kutis at halos bakat na bakat ang lusog na hinaharap nito. Madalas ay napapatulala na lang si Joshua sa kanya. Kapag nakikita si Joshua ng mga kasamahan niya sa pila ng tricycle, ay lagi siyang kinakantsawan ng mga ito at napakaswerte naman daw niya na ang lagi niyang nasasakay ang pantasya ng bayan. Samantala, napalagay na rin ang loob ni Lalin kay Joshua dahil mabait naman talaga ang binata
at hindi naman ito bastos at nararamdaman niyang ginagalang siya nito. Isang araw, habang mag-isang namamalengke si Lalin, nang biglang may humablot ng kanyang wallet at tumakbo ito. Hindi niya alam ang gagawin at nagsisisigaw na lang at humingi ng saklolo. Sakto naman na nandun din pala si Joshua sa palengke at nakita ang pangyayari. Kaya hinabol nito ang snatcher at maya-maya ay biglang nagkagulo ang mga tao at yun pala ay nandun si Joshua at nakikipagsuntukan sa lalaking kumuha ng wallet ng dalaga. Nakipagbuno ito sa snatcher hanggang sa napigil na niya ito at nahuli, sabay kuha sa nanakaw na wallet at binalik na nga niya kay Lalin. Nanginginig at kabang-kaba na yumakap si Lalin kay Joshua at sabi nito, "Nabuti na lang at nandito ka. Hindi ko alam ang gagawin ko kung wala ka. Nandun din kasi ang mga mahalagang cards at resibo ko." At sagot naman ni Joshua, "Naku ma'am ganda, basta ikaw, handa akong itaya ang buhay ko." "Nasugatan ka pa ata dahil sa akin. Wala lang po ito, Ma'am Lalin. Hatid ko na po kayo, baka mamaya may kung sino pa na magbalak ng masama sa inyo ulit eh." Habang papauwi at nakasakay na ng tricycle, ay napansin ni Joshua na takot pa rin at tila nanginginig pa rin sa pangyayari si Joshua. Kaya naman, nagkwento ito ng mga kung ano-ano para mawala sa isip ng dalaga ang nangyari at hindi na matakot pa. Noong nakarating na sa bahay ni Lalalin, ay inaya siya na pumasok nito para na rin gamutin ang mga galos na natamo nito kanina. At ipaghahanda na rin daw siya ng makakain bilang pasasalamat niya sa pagtanggol at pagbalik ng wallet nito mula sa snatcher. Noong una, ay tumanggi pa ang binata dahil okay naman daw siya. Pero napilit pa rin siya ni Lalin na pumasok at huwag daw siyang mahiya dahil mag-isa lang naman siya sa bahay na iyon. Maya-maya ay nagluto na rin si Lalin ng makakain nilang dalawa. Habang nagluluto, ay hindi na iwasan ni Joshua na mapatingin kay Lalin dahil kahit simple lang ang suot ng dalaga, ay kitang-kita niya ang hubog ng katawan nito at ang mga naglalakihang hinaharap nito. Hindi tuloy na iwasan ni Joshua na mag-init noong mga oras na iyon, pero nilabanan niya ito. Ayaw niya kasing maging masama ang tingin ng dalaga sa kanya. Napabulong na lang ito ng, "Napakaganda talaga niya. Kitang-kita ko ang kurba ng kanyang magandang katawan." Matapos nga iyon, ay naghanda na rin si Lalin ng makakain at nagkwentuhan ng dalawa. Mas gumaan naman ang loob nila sa isa't isa at naging mas malapit pa. Ihahatid na sana ni Lalin sa labas si Joshua nang bigla siyang yakapin ito at nagpasalamat sa kanya. Biglang nag-init na naman si Joshua sa mga yakap ni Lalin dahil naramdaman nito ang lambot na hinaharap ng dalaga habang nakayakap sa kanya. Kinuha na rin ni Joshua ang number niya at nagka-textan sila, mas nakilala nilang isa't isa at hanggang sa naging sila na. Magmula noon ay mas nagsumikap na si Joshua sa pagtatrabaho nang sa gayon ay maipagmalaki raw siya ni Lalin. Hindi rin naman ikinakahiya ni Lalin si Joshua at proud na proud pa ito sa binata dahil ito raw ay maaasahan at masipag. Ayon pa rito, hindi niya ito iiwan at mas tutulungan pa na mas makaahon sa buhay. Sabay silang mangangarap at tutuparin raw nila ang mga ito. Tunay nga na ang totoong pagmamahal ay ang nararamdaman ng puso at hindi ito bumabase sa kung mahirap ka ba o mayaman. Maraming salamat po sa lahat ng mga nanood at shoutout po sa mga sumusunod. Lim Espinosa, Jeneline Lejana, Fernand Gatus,
Sean Na Inocando, Grace Cobar, Juvie Mark Lastica, Jean De Best, Macy Ramos, Flor Delisa Gawiran, Pugong Elvi, Renz Manalo, Jerry Ramos, Ricky Manalo, Juice Knife, Wavin Masa, Paulo Eugenio.